Ang masayang food adventure natin sa Fork and Spade Farm dito sa Ibaan, Batangas, mas lalong naging panalo para sa akin dahil sa kanilang puno ng aratilis. Unfortunately, isa ito sa mga hindi ko na ganun kadalas makitang puno. Nung bata ako, sobrang dami nito. Kada kanto yata ng pinaglalaroan namin sa Las Piñas, merong ganito. Yan ang bunga ng aratilis. Yan ang hinog na aratilis. Hello nito, green. Nagiging medyo yellow-orange yung kulay, but vibrant red kapag nahihinog na siya hanggang sa nagiging dark red. What I really like about this fruit, from the top of my head, top 3 fruits na paborito ko. Gusto ko sa kanya yung sobrang tamis niya. Wala pa akong natitikmang puno na namunga ng ganyan ka-red tapos hindi matamis. Ito, lahat ng punong alam ko, ang bunga niya pag nahinog matamis. And pinaka-importante, siya yung pinakamabangong prutas para sa akin, ha, na natikman ko, na-experience ko, lalong-lalo na nung bata ako. Kasi it's very unique, it's very inviting na hindi mo siya maiko-compare sa iba pang fruits. Ito yung prutas na pinakamahirap ipunin. For you to siguro gather 1 cup nito would take you the entire day. Kasi lagi masusot sa bibig mo. Hindi mo siya maiipon. Kaya mahirap talaga siyang ipunin sa garapon or sa cup. Kasi lagi sa bibig mo ang shoot. Yung susunod nating recipe ay bit-bit ko pamula pa nung bata ako. Pangunguha kami ng maraming-maraming aratilis, ihahalo ko sa gatas, at gagawin kong ice candy. Yun ang ating gagawin. Napakasimple. Aratilis, condensed, and fresh milk. Kung gusto nyong mas smooth yung parang pinaka texture niya, you could always use cream. Kasi when you wanna make ice cream or yung mga soft serve, you'd wanna have a higher fat content. Yun yung nagsuspell ng difference kung bakit mas smooth yung mouthfeel, kumbaga. Kasi pag fresh milk, mas marami siyang water, then the water turns into crystal, kaya medyo mas rough kumpara pag fat. So mas smooth talaga siya. So, napakasimple nito. Sabi ko nga, kahit bata, kayang gawin to. And, after nyo makuha lahat ng pinaka-juice ng inyong aratilis, pwede na natin i-mix yung ating condensed milk and fresh milk. So, imimix lang natin ng maigi yung ating fresh milk tsaka yung ating condensed milk with the aratilis juice. And, ready na natin siyang ibalot. Ta-da! Ang mga nagawa nating ice candy, ilalagay muna natin sa freezer hanggang maging frozen ang mga ito. Hashtag best job ever. I say that all the time. Not because of I get to work in front of a camera, but of all the things na natututunan ko sa mga farms na napupuntahan namin, yun yung mga bagay na hindi mo matututunan sa school. Kumbaga yung first-hand experience and first-hand accounts ng mga nakakausap natin, mga farmers, is actually mas mabilis kong na-absorb. So as a professional, as a culinarian, mas naiaangat ko yung aking skills, understanding, and yung pinanggagalingan ng ginagawa ko, which is yung pagluluto. But more than that, it makes this job the best job ever because I get to look back and experience yung mga bagay na nasa alaala ko na lang nababalikan. Aratilis, very lame. But this is, sabi ko nga, simbolo, representative ng aking kabataan.